Guys, welcome back to our channel. Today's vlog is kukwento ko lang sa inyo yung dito sa amin, nag-lockdown po kasi guys ng 2 weeks. Yan. Sana naman sa lahat ng sulok ng bansa babalik agad yung lockdown kasi mahirap talaga pag lockdown. Hindi ka makabili ng mga kailangan mo. Especially dito sa amin, sabi nila marami daw case. Pero hindi naman namin alam kung totoo. Sabi nila marami, pero diba sometimes naisip din natin parang lang, 'di ba? Marami ring mga yung marami ding nangyayari na sabi nila ganito daw, ganito, sobra daw yung sinasabi. Tapos hindi ko nga malaman, kaya ang magagawa lang natin sa ngayon, as of now, magpray lang po talaga tayo na covered tayo ni Lord. Kaya yan yung church namin today, yan po talaga yung prayer namin na talagang cover us from the virus, Lord. Yan. Nag-prayer meeting po kami after the church, sa service namin. Every Sunday po kasi guys, mayroon kaming service, online service. So, hinahayaan ko lang yung cellphone ko na magra-run until almost 3 hours. Yes, it's worship service. Every time before, kahit dati pa guys, nung umuwi ako ng Pilipinas, yun na yung ginawa ko. Basta tuwing Sunday, pag may service kami, hinahayaan ko lang yung phone na magra-run until matapos kami. So, kung if ever dumalaw ka doon, hindi ko rin ikaw ma-entertain kasi naka-focus po kami sa worship. Live worship po kasi kami guys, Christian po kami. Then, yun po yung yung prayer namin na at saka tayong lahat na nandito. Hindi lang naman sa amin, kundi ba nationwide naman po yung yung virus. Kaya keep on praying po tayo guys sa panahon ngayon. Kailangan talagang mag-pray kasi baka ito yung challenge ni Lord para sa atin na talagang kailangan makilala natin siya. Kaya nangyayari itong ganito. Sa bagay, ito na po yung nasa Bible na maraming kalaminad mangyayari, maraming isa po ng ganitong ganito. Nasa Bible na po kasi ito, hindi natin masasabing, hindi natin alam. Kung nagbabasa po tayo ng Bible, meron po talaga ito sa Bible. Yan. Nangyayari, mangyayari at may darating pa. Kaya kailangan handa po tayo sa lahat ng ating ginagawa at keep on praying po talaga. Yan lang po yung maipapayo ko guys kasi kung may pera ka nga, hindi ka naman makalabas. Diba yun yung worst doon? So, what we need to do is pray. And kung kailangan talaga, kung wala na talagang bigas, wala na tayong pagkain talaga, mag-ingat po talaga na susunod tayo sa protocols. Pero wag na nating hayaang magtagal po tayo sa labas. Kailangan balik tayo sa bahay. And if ever lalabas kayo, tapos mag-shower agad, hindi naman mag-shower agad, pahinga ng konti, saka mag-shower and magpalit ng damit. Yun lang po yung pinaka-the best na pag-iingat. Kasi, di ba binigyan tayo ni Lord ng wisdom, na kahit sabihin nila, malakas ako, hindi ako babayaan ni Lord. Pero yung may wisdom po kasi binigay si Lord na kailangan ang tao mag-iingat para hindi tayo, di ba, magkasakit, hindi tayo, kung sinabi niyang, ng batas natin dito sa lupa na, bawal lumabas, talagang bawal. Diba sabi ni Lord, hindi siya pumunta dito para baguhin yung batas. Yan, hindi niya sinabi. Nasa Bible yun. Hindi ko na alam kung anong verse. Pero yun yung nabasa ko. Yan. Kaya ingat lang po sa mga, yun nga, yung doon, yung nagtatrabaho sa labas kasi, yun yung yung hindi nila maiwasan na sa labas talaga sila. Yung mag-iingat po talaga, kailangan pray, sunod tayo sa protocols, mag-mask, mag-facial, tapos huwag na tayong kung saan-saan po sumusuot kasi di ba hindi natin alam, sabi nila sa hangin daw, sabi naman nila pag nakadikit daw, ganun maraming ang hindi po ako lumalabas na ng bahay. Yan, sabi ko matitiis naman yung gutom eh, basta may tubig ka lang, hindi naman yung isang araw hindi ka kumakain, at least praise God, nung sahod ko nga nakapamili kami ng pagkain, kaya thank you Lord. Sabi nila kung 2 weeks lang yung lockdown, magkakasya pa yun yung aming binili kasi marami-rami na rin yun. Kaya sabi ko, thank you Lord sa blessing na binigay mo. Kasi kung nagkataon na nag-lockdown tapos wala pang sahod, ano po kayo mangyari? Dito naman po, meron pong sari-sari store sa amin malapit. Siyempre, ang mabibili mo lagi, sardinas, itlog, yun lang po pala, corn beef, yun lang po. Kung wala kayong gustak na pagkain sa ref, yun lang po yung palagi mong kakainin kasi takot ka nga pumunta sa labas. Yan. Yan po. Lalong-lalo na sa matatanda, guys. Huwag na po kayong umalis ng bahay. Kung maaari, gusto kayong bumili na masarap na pagkain. Kung meron kayong pambili, mag-utos na lang po tayo. Makikisuyo po doon sa mga
Limbawa, lumalabas talaga na nagtatrabaho, yun, makikisuyo na lang tayo. Kasi mahirap pagpilitin natin yung sarili natin na pumunta doon dahil lang gusto nyong kumain, gusto nyong bibili kayo ng gamit nyo, hindi na po pwede. Pero alam nyo guys, sa province namin, doon sa probinsya namin, sa Zamboanga, sa Pagadian City, actually, hindi naman ako taga city, taga Zamboanga, yung sa province talaga namin is Bukong Labangan. So, sabi ni mama dito, wala naman editong mga ganyan. COVID free kasi kami dito, sabi ni mama ko. Kasi tumawag din yung mama ko. Nag-alala din siya kasi nga, sabi ko ma, lockdown kami ma. Sabi niya, ano, may pagkain pa kayo dyan. Sabi ko, okay naman, meron naman. May praise God. Ay, sabi, napakabait ng mama ko. Kahit na matanda na ako, may asawa na ako. Hindi niya ako pinapabayaan. Lagi niyang iniisip na may magpagkain kami. Ko, oh, huwag kang mag-alala, meron naman. May binigay naman si Lord. Tsaka pag wala akong pera, lagi ako nagpipray, Lord, sana may dumating na pera. Yan, ganun lang lagi ang iniisip ko. Pag wala akong pera, nagpipray lang po ako. Kasi wala naman magbibigay. Si Lord lang naman yung magbibigay. Although, unexpected na mga blessings na hindi natin inaasahan, magugulat na lang tayo kapag ganun. Kasi believe, must believe and you receive. Yan yung lagi kong iniisip. Kapag talagang lagi kang nananalangin, lagi mong natatak na sa utak natin yung believe and you receive. Halimbawa, nananalig ka talaga na darating yung inaasahan mo or may darating na biyaya. Para every day in my life, lagi kong iniisip na may biyaya ako every day, may biyaya ako every day galing kay Lord. Yan yung iniisip ko lagi. Yan po yung natutunan ko. Parati po kasi kaming nagba-Bible study, kaya yun, paggabi-gabi po, wala po ako, 8:30 hanggang 10:30 po ng gabi. Wala po talaga ako. Minsan, nang nanakaw po ako, sabi ko, Lord, patawarin mo ako kasi baka hanapin po ako ng mga ka-teammates ko. Kaya yun, dinadala ko minsan, palihim na lang po yung pagduktot ko. Minsan, sumasala pa siya. Kumbaga, nag-i-escape siya kapag hindi mo ayos na pag... Siyempre, nakapikit yung mata mo. Wala nga naman, nagpipray ka, mulat yung mata mo. Hindi naman pwede. Nakafocus ka sa prayer, tapos mumulat mo yung mata mo para lang magduktot doon na mag-comment. Hindi naman po, siguro unfair naman po kayo kay Lord. Kaya sabi ko, Lord, minsan hindi ko talaga maiwasan. Baka kasi, syempre, mga kasamahan natin, hindi naman natin alam. Yan. Yung sa mga nakakaintindi na, ay pinapaliwanag ko sa inyo, 8:30 hanggang 10:30, sometimes umahaba yung prayer namin. Sa bahay ha, kasama ko yung anak ko, kasama ko yung si Jana Jamila, kasama ko si Pinky Bell, kasama ko si Mami, yung biyanan ko. Tapos, bali ano kami, si Kim and Kay kasama ko, 1, 2, 3, 4, 5. Pito kami, everyday guys. Almost 2 months na kaming nagba-Bible study. Kasi, you know, yung church namin, covered talaga ni Lord. Kasi wala po talagang nagkasakit sa amin. Kaya, praise God talaga sa buhay ng Panginoon. Praise God talaga, Lord, na hindi mo kami hinahayaan na, you know, yung ibang church na kasama namin, yung mga nagsasara na sila. Actually, yung church kasi, katabi lang kasi ng bahay. Kaya, hindi po siya talaga open, as in maraming tao papasok, hindi po. At saka ngayon na lockdown na dito, yung nag-church na lang po dito, yung ministry na lang po, yung kapitbahay lang po namin, yung leader ng ministry, tapos yung anak ko, tapos mami, yan lang po yun. Kaya continuous praying po talaga tayo, yun po yung kailangan natin. Naniniwala talaga ako na talagang binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na magbalik loob sa Kanya, na parati tayong tatawag sa Kanya. Kasi, di ba, wala namang nakakaalam, yung gamot, tinamat natin alam, yung gamot, may gamot, pero kung paano kung wala kang pera, ang mahal ng gamot. Halimbawa, nagkasakit ka ng ganyan, tapos yung pera, mabubuhay ka nga kung may pera ka, pero kung wala kang pera, syempre, saan ka dadalhin? Hindi ka naman pwede ilagay sa public, tapos yung mga gagamitin mo pa, kailangan naka-isolate ka. Kaya talagang covered sa tayo sa panalangin. Always manalangin tayo, mag-pray tayo na, Lord, layo mo kami sa ganyan, layo mo kami sa virus, Lord, para yung family namin, makita pa namin, di ba? Yung mga tao ngayon, hindi natin alam, di ba? Ngayon, buhay pa sila, hindi natin alam kinabukasan, di ba? Kasi very, yung pandemic na ito. Kumbaga, ilang taon na to, guys. 1 year na mahigit, guys, na naalala ko 2019 pa. I hope, hindi na siya tatagal ng 1 year, kaya madi-defeat natin ito pag tayong sama-samang mananalangin, sama-sama tayong mag-pray. Kahit dito sa group natin, pwede natin gawin to na sama-sama tayong mag-pray, kasi yung iba talaga, busy na talaga sa, diba, kailangan kumita. Pero minsan, magbigay din tayo ng panahon para kay Lord na hindi lang lagi yung gusto natin kumita, may gantustos pampadala sa pamilya, may pambili tayo ng mga gusto natin.
talagang maglaan tayo ng time para kay Lord, para naman ma-appreciate niya ang tao, nagbago na, ganito, meron nang silang time para sa akin. Sariling opinion ko lang yun, guys. Hindi ko sinasabing, magaling ako, malinis ako. Lahat po tayo may kasalanan. Si Lord lang yung perfect sa atin. Kaya, inishishare ko lang po. Baka makatulong na tumigil na yung pandemya, di ba? Tumigil na yung virus. Lahat tayo apektado. Hindi lang Pilipinas, hindi lang ibang bansa. Lahat. Kaya nationwide talaga ito. Kaya, sana sama-sama tayong manalangin. Tuwing gabi o tuwing umaga, isama natin sa panalangin na, Lord, sana tumigil na yung pandemic at i-comfort mo ang lahat namin pamilya malayo sa amin, lalong-lalo ng anak ko, nasa academy siya. Sabi ko, Lord, lagi ko siyang pinapanalangin na, Lord, cover my son. Kasi bata pa siya, guys. Mga bata pa kasi, lalong-lalo na yung maliliit, di ba, ngayon? Hindi natin alam. Kaya, to God be the glory, pinabalik ko talaga kay Lord yung pasasalamat ko dahil napakabuti niya. Hindi niya kami nayaan na magutom, magkasakit. Kaya, thank you Lord talaga. Ayan guys, salamat po. Yan lang po yung ma-share ko sa inyo. Sana po sama-sama tayong manalangin. Huwag na nating hayaang lumala ng lumala, saka natin ma-realize na kailangan po mag-alay ng panalangin, kailangan natin manalangin. Sa true family guys, doon tayo mag-start. Yeah, kung nasa ibang bansa kayo, pwede rin sa mga friends, magsama-sama tayo manalangin. Kahit sa group, pwede natin gawin. Manalangin muna tayo bago tayo mag-start ng ating mga gagawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Suggestion ko lang po yun, guys. Kasi hindi lang naman kami yung apektado. Pati kayo, apektado din kayo. Kaya, yun lang po. Salamat. God bless everyone. Have a nice day. Happy Sunday. God bless you.